Magandang umaga sa iyo, Boss Jerry, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin. Good morning po. Opo, nakakalungkot naman na may ganitong pangyayari at sa PMA pa, General. Ano na po ang kalagayan ng dalawa pang nasa ospital ngayon? Sila ba'y out of danger na? Tama po kayo, Jerry, ano, nakalulungkot at nakakagalit ano po itong insidente ito at wala po itong puwang sa Philippine Military Academy, kaya po puspusan ang ating ginagawang investigasyon, pag-identify kung sino ang perpetrator, sino po ang kung may nagkutsabahan man o sino man ang nagkamali o nagkulang, ay atin pong lalapatan ng karampatang kaparusahan. Samantala, yun pong dalawang kadete ay nandun nga po sa Biluna Hospital at nilalapatan ng lunas, at ang ayon naman po sa report sa atin ay nasa maayos naman pong kondisyon na so far itong dalawa. Tumatanggap naman po at nag-react sa medisina at sabi po ay nasa way for recovery, at patuloy po ang ating pagdarasal at pagtutulungan ano po upang siguruhin na sila ay maging nasa mabuting kalagayan sa lalong madaling panahon. Ang PMA po ay nagtalaga ng isang opisyal doon na siyang nagsisilbing liaison. Kung ano man po ang pangailangan ng pasyente, ng magulang, nandun po siya upang tugunan. At nandun din po dumalaw ano po si Kalihim Lorenzana, at ganoon din po si General Madrigal at si Vice Chief of Staff Admiral Cunyado kagabi ano, upang personal na alamin ang kondisyon ng mga kadete at personal din pong ipahatid sa mga magulang ang mataimtim nating commitment na yun nga po sisigurin natin na maibibigay ang karampatang lunas sa mga kadete, ang hustisya para sa mga nagkamali dito, nangyayari ito, at siguruhin na hindi na ito mauulit. Oh. Well, yung ibang mga kadete, 'di ba, iniutos ni Secretary Lorenzana na lahat na ng mga first year, yung fourth class cadets ay isailalim na sa medical check-up. Na check up na ho ba lahat ito, General? I believe that this already being implemented, ano, kagaya ng sinabi ng ating Secretary Lorenzana. Opo. Ang tawag po naman natin dyan ay stripping, ano po, kung saan ang ating mga kadete ay ini-inspeksyon ng kanilang tactical officers. Siyempre po yung babae will have to be checked by a female officer at tingnan, ano po, if they bore markings kung tawagan natin, o mga pasa, o galos, o ano pa man. At tanungin din po sila kung meron silang nararamdaman, kung wala man nakikita ang mga marka. Kasama po ito sa ating malawakang pagsisumikap na mahinto ang maltreatment o hazing sa Philippine Military Academy. Tama ho yun. Well, siguro nakakausap naman na yung dalawang nasa ospital. Meron na ho ba silang itinuro? At the same ho ba yun? The same suspects? Yung mga tatlong naunang na-identify doon sa pagkamatay ni Cadet Dormitorio? Yan po ang isa sa mga bagay na inaalam ng ating mga pinuno sa pakikipag-usap sa kanila. Definitely, meron na pong impormasyon na nakuha po sa kanila, and they are all being taken, they're being acted upon ng ating pamunuan. Sa katunayan, meron na nga pong dalawang opisyal ano, ang na-relieve sa kanilang mga tungkulin. Yun pong gumaganap bilang tinatawag na senior tactical officer, at yung isa naman po ay company tactical officer, na sila po ay nabigyan ng na-relieve sapagkat bahagi po ng kanilang trabaho ay ang siguruhin na hindi ito mangyayari sa buong cadet corps in the case of the senior tactical officer, at dito sa TACO o tactical officer ng kumpanya doon po sa kanyang specific na company kung saan siya po ang tactical officer. Opo. Yan po ay pagpapatunay lamang ng ating masidhing kagustuhan na atin pong ma-address itong problema ito. May initial info na, General, kung ano ginawa sa kanila? Dahil puro sa sikmura eh. Sinusuntok ba yan? May ginagamit bang may kahoy o bakal bang ipinang susundot sa sikmura ng mga yan kaya nagkaroon ng mga internal injuries? Pina-finalize pa po ano, yung report yan, at yan po ang ating inihintay, and we are going to make appropriate updates. But definitely po, isang matigas na
bagay ang maaaring ginamit ayon po doon sa initial na narinig natin na report. Ano. All these are being validated. At sabi nga po natin, ano pa man po ang ginamit dyan, definitely hindi po natin yan hindi po katanggap-tanggap. At lagi po natin sinasabi na wala pong puwang yan sa pagtitrain ng ating mga kadete bilang future officer ng ating armed forces. Totoo po. At kailangang mabigyan kaagad ng hustisya ang mga biktima at mapatunayan at maipakita na ito'y hindi tinotolerate ng PMA. May mangyayari ho bang changes sa leadership ng PMA? That is also a matter being looked into, ano, Jerry, sapagkat ang decision po yan magagaling sa DND and AFP leadership. Uh-huh. At depende na po yan. Alam ko po, pinag-uusapan po yan. But come to think of it, sana makita po natin ito na ang mga paglilipat o pag-alis ng mga opisyal sa kanyang kasalukuyang tungkulin ay hindi immediately natin dapat gawin sapagkat yan po ay bahagi pa rin ng kanilang ginagawang pagtutuwid ng pagkakamaling ito. But if the purpose is for prevent them from influencing ongoing investigation. Eh, maaari pong magsagawa po ng sinasabi ninyong pagpapalit. Apo. General Arevalo, salamat po at kami magkikibalita ulit. Magandang umaga po.